Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, gusto ko lang guys magpasalamat sa inyo dahil monetize na guys yung aking YouTube channel. So, gusto ko lang din magpasalamat sa mga subscribers ko and syempre sa family and friends ko na walang sawang sumuporta sa aking journey dito sa aking YouTube channel. So, maraming salamat sa inyo guys. Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi mamomonetize yung aking YouTube channel. So ngayon guys, i-share ko sa inyo yung journey ko dito sa YouTube channel before akong ma-monetize sa aking YouTube channel. So nag-start daw guys na mag-upload ng video June 2019 guys. So gumawa ako guys ng video. Actually hindi siya vlog. Nung pumunta kami guys sa Don Sol Sol Sagon ng aking mga kaibigan, ginawan ko siya ng parang vlog. Pero actually hindi siya vlog. Kasi dinugtong-dugtong ko lang yung mga video tapos na and naglagay na lang ako ng voice cover dun sa aking video. Doon ako guys nag-start kasi that time guys, nauusog pa lang yung pag-vlog. So medyo sabi ko, parang gusto ko din mag-vlog. So nag-try ako guys maggawa ng video. Kahit medyo mahirap guys, yes, nag-enjoy naman ako guys. So ang mahalaga doon is nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Yung second naman guys is gumawa na ako ng tutorial video. Yung next ko upload the video, which is the Gcash tutorials. Hey guys! Welcome to my YouTube channel. So in this video guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-register sa GCash at makakuha ng 50 pesos. Ganito lang yun guys, kadami guys. Punta muna tayo sa Google Play. Kumuha nga ako ng madami pang video kaso hindi na ganun kadami views. Pero hindi ako guys sumuko guys. Unfortunately guys, sinubuka ko guys ng panahon. December 2019 guys, yung bahay namin nasira dahil sa bagyo. Sobrang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi nga nasira yung halos yung lahat ng bubong ng bahay namin is nasira at pinasok din ng tubig na yung buong kabahayan at halos walang masyadong natirang gamit, halos lahat ng gamit ay nasira. So sobrang nakakalungkot kasi hindi ko alam po dati kung ano na yung gagawin ko. At syempre hindi naman ako guys pinanghinaan ng loob kasi alam kong pagsubok lang yun. So hindi ako guys huminto sa paggawa ng video sa YouTube. And after ng typo na balik na sa work, then after guys ng work ko, pag-uwi ko ng bahay, nanonood ako guys ng mga tutorial video about editing. Pinag-aralan ko guys talaga kung paano mag-edit para mas mapaganda ko pa yung mga gagawin kong video content sa YouTube. Nung medyo okay na ako guys mag-edit, tinuruan ako ng pinsan ko kung paano gumawa ng ads. And syempre pinag-aralan ko din yung software na ginagamit niya, which is the Adobe Premiere Pro. And
sobrang first, syempre sobrang hirap kasi bagong software na naman, pag-aaralan mo ulit siya. So, nung natuto na ako guys, gumawa kami ng ads and syempre nag-apply ako sa pinagtatrabaho niya na gumagawa ng ads kasi medyo malaki yung kita doon kisa sa trabaho ko dati. So, malaki yung bayad sa pagiging video editor. Ayun, nag-apply ako as a video editor ng mga ads. Syempre, hindi ako nagtanggap. Pero hindi yun na naging hadlang para sumuko ako guys. Mas lalo ko guys pinag-aralan kung paano mag-edit ng video gamit yung Adobe Premiere Pro. So doon ako guys mas natuto and nung natuto na ako, gumawa ako ng mga video tutorial about Premiere. And syempre, yun na din guys yung ginawa kong portfolio para makapag-apply ako ng trabaho sa online jobs. Then, nung medyo okay na guys, yung medyo stable na yung aking trabaho, nag-resign ako sa work and nag-focus na lang ako sa pagiging video editor as a freelancer. So yung naiipon ko guys as a freelancer, ina-upgrade ko yung mga ginagamit ko sa pag-vlog, yung mga halimbawa yung laptop and yung importante yung camera. Plano ko talaga kasing ma-monetize yung aking YouTube channel, so hindi ako sumuko guys. So, habang nag-work ako, gumagawa ako ng mga video tutorial sa YouTube. So, yun. Doon ako guys ngayon start. So, yun guys, March 17 guys, na-reach ko na nga guys yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, March 18 guys, nag-email na din sa akin si YouTube na pwede ko na nga i-apply yung aking YouTube channel para ma-monetize. Before ako guys mag-apply para ma-monetize yung aking channel, chine ko muna yung aking YouTube kung meron bang community strike or kung may mga copyright music. So, make sure nga pala guys, before kayo mag-apply sa YouTube Partners Program, i-check nyo muna yung mga video nyo kung meron ba siyang mga community strike or meron siyang copyright music. Para guys, ma-approve guys ang yung YouTube channel. So, March 18, 2022 guys, in-apply ko na nga siya guys, yung aking YouTube channel. And nag-fill up na din ako ng AdSense account. Kasi nga, dun ka nga guys sa sahod guys. So, kailangan meron kang AdSense account. So, kapag okay na guys ang yung AdSense account, magpo-proceed ka na guys sa yung next step. So, automatic naman siya guys. O, hihintayin mo na lang guys yung confirmation ni YouTube. No? So, for processing na siya guys. No? So, meron naman nakalagay doon na for processing. And syempre, hintayin mo na lang yung email ni YouTube kung approve ba yung channel mo or hindi approve. So, i-check kasi yun guys kung meron bang mga community, kung sumusunod ba sa community standard ni YouTube. So, make sure guys na malinis talaga ang yung YouTube channel para ma-approve guys ni YouTube ang yung YouTube channel. So, after 3 days guys, March 21, 2022, nag-email na nga sa akin si YouTube na na-approve na nga ang aking YouTube channel. So, sobrang saya ko noon kasi nga after 2 years guys na paghihintay na approve na ang aking YouTube channel para mo-monetize. So yun guys, monetize na nga ang aking YouTube channel. So thank you sa inyo guys, kundi dahil sa inyo hindi ko ma-monetize ang aking YouTube channel. Ito guys yung start pa lang ng aking journey dito guys sa YouTube as a small YouTuber. Kasi as a small YouTuber guys, hindi ganun kalaki yung revenue na kapag na-monetize na yung iyong account is malaki na yung sasahod mo sa YouTube. So, hindi ganun yun guys. So, kailangan pagtrabahuhan pa natin para mas dumami yung views at lumaki yung revenue ng ating channel. So, sana guys nagustuhan nyo ang aking video about journey ko before ma-monetize yung aking YouTube channel. So, sana guys magustuhan yung aking video and maging inspirasyon din sa inyo kung gusto nyo gumawa ng YouTube channel. Kung nagustuhan nyo nga pala ang aking video, huwag nyo kalimutan guys, i-click yung subscribe and click nyo din guys yung notification bell so that every time I upload a video, you will get notified. So that's all for today guys. Thank you for watching and ingat tayong lahat. Bye!